Magandang hapon, ngayon po ay araw ng Webes, November 24, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating lingkod. Nakaranas po ng mga malalakas na mga pag-ulan ang halos buong Eastern Visayas tulad po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Maliban sa Eastern Visayas, apektado rin po ng ITCZ ang Mindanao. Samantala, isang low pressure area ang nasa labas ng ating area of responsibility sa may silangan ng Mindanao. Ang nasabing LPA ay posibleng pumasok ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Patuloy nating i-monitor ang magiging development po nito kung ito po ba ay magiging bagyo. At ang susunod na pangalan ng bagyo na gagamitin ng PAGASA ay Bagyong Rosal. Kaya patuloy lamang po na mag-antabay ng iba pa nating weather updates at sa mga updates na ipapalabas ng PAGASA. Wala pong nakataas na gale warnings ang mong baybayin ng ating karagatan, kung kaya malayang makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, dahil po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Davao Oriental. Habang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na po ang Metro Manila, ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa ITCZ at ng mga localized thunderstorms. Posible pa rin po ang mga pagbaha at landslide, lalo na kapag may moderate to the times heavy rains at kapag may severe thunderstorms. Kaya patuloy pa rin po natin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po nito. At ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.